Hi guys, good morning. So first day ko ngayon dito sa hotel. Nagbabasa kasi ako nitong rules and guidelines nila. So share ko lang para sa ibang gustong umuwi dito sa Pilipinas. Pagka OFW o galing kayo sa abroad. Actually yung sa swab test nila, 7 days. 7 days bago i-swab test. Pero yung counting po nila is yung first day na dumating ka sa Pilipinas, yun na po yung count as 1 day. So dumating ako kahapon, September 2. So 1 day na yun. So ngayon pang second day, naka-schedule yung swab test namin is ngayong September 8 kasi yung September 2 is count as 1 na yun. So 2 3 4 5 6 7 8 September 8 pang 7 day. So yun po yung schedule ng swab test. So pang 7 day after yung lumapag sa Pilipinas. Pero yung date na dumating kayo sa Pilipinas, count as 1 na po yun. So yun. So meron silang rules and guidelines dito. So share ko lang sa inyo. Eto. So ayan. So anyways, andito ako sa Le Charme Hotel sa Subic. So meron silang house and guidelines dito. Ayan. So merong transportation assistance galing sa airport patungo sa quarantine hotel facility. Tapos, ang inyo pong arrival date ay bibilangin as day 1. Ang inyo pong ika-7 araw sa hotel ang magiging schedule para sa inyong swab test. So, yun. So, day 1 na po yung arrival date. Tapos, count lang po kayo ng 7 days. Yun po yung magiging schedule ng swab test. Tapos, sa swab test, QR code. Or retrieval code from Red Cross. Actually, ito guys, pagdating sa hotel, meron na po silang nilalapag sa table ng form. Tapos, fill upan nyo lang po yun. Yun po yung CIF, Case Investigation Form. Merong isang form doon na lalagyan nyo ng pangalan. Tapos, may instruction kung paano kayo makakakuha ng QR code. Merong isang site na kailangan yung puntahan. Tapos doon kayo mag-register. Tapos after po noon, pagka na-register na kayo doon, may bibigay sa inyong QR code, i-screenshot yun para sa kailangan nyo po yung QR code na yun on the day ng swab test nyo. So yan. Tapos, yung number 4, so, pagkatapos na yung swab test, kailangan maghintay ng 24 to 72 hours para sa result. Tapos, kapag lumabas na daw po yung result ng swab test, kailangan i-forward through email ang certificate or yung result. Mayroon pong designated email ang OWWA sa bawat quarantine hotel facility. Ito po ay bibigay sa inyo unang araw po ninyo sa hotel. So, ayan. Maari lamang po kayo lumabas, umuwi mula sa quarantine hotel or accommodation sa inyo pong ika-10 araw. So, after 10 days. Pagka negative, so after 10 days, pwede na pong lumabas sa quarantine facility hotel. Tapos, pagka negative yung result ng swab test. Tapos, ikalawa, certification mula sa Bureau of Quarantine. So, kailangan pang kumuha ng, or hindi siguro ikaw ang kukuha, siguro bibigay nila sa'yo. Oh yes,
Bawat quarantine hotel, merong naka-assign na house parent ang OWWA. So, yung ako, pagdating ko dito kahapon, tinawagan ako ng front desk officer at sinasabi nila kung ano yung number, ini-inform nila kung ano yung number ng house parent. Tapos, pagkalabas po natin sa mga quarantine halls, kailangan po nating tapusin ang natitirang araw sa 14 days na mandatory quarantine sa ating mga tahanan o kung may designated quarantine facility sa ating mga LGU. Oh, okay. So, siguro etong number 6, depende na siguro to sa LGU ninyo. No? Kasi sa quarantine hotel facility, 10 days. So, pagkalabas mo ng quarantine hotel facility, kasi kailangan 14 days eh. So, siguro 4 days home quarantine ka. Kung yun yung ano ng LGU. Pero sa amin kasi, Mindanao pa kasi ako, hindi ko alam kasi magta-travel pa ako uli. Yes, totoo ito. Magbibigay po sa inyo ang OWWA ng breakfast, yung number 7. Lunch at dinner araw-araw. Sasagutin po lamang ng OWWA ang inyong hotel accommodation at mga pagkain na nabanggit. Yes, libre po. Libre po yung breakfast, lunch at dinner. Kasama po yung hotel accommodation. Libre po sa mga OWWA member. Hindi ko lang alam kung libre din ito sa mga yung mga hindi member ng OWWA. Pero since ako kasi, member kasi ako ng OWWA, so libre po. Active member po kasi ako ng OWWA. Tapos yung number 8, bawal po ang lumabas ng inyong kwarto at mamasyal o magpakalat-kalat. Kasi nga, diba, naka-quarantine ka nga. So, bawal lumabas. Talagang dito ka lang sa room mo. Bawal po tumanggap. Yeah. So, number 9, bawal po tumanggap o magpunta ng bisita. Magpapunta ng bisita or kamag-anak o dalaw habang kayo ay nasa loob ng quarantine hotel. So, number 10, kung mayroon pong emergency situation o iba pang importanteng concern, maaari po kayong tumawag sa frontline desk ng hotel o sa OWWA representative na naka-assign sa inyong quarantine hotel facility. So, number 11, bawal po magpalipat o magpalit ng hotel room accommodation. Number 12, bawal pong matulog o magsama sa iisang room ang dalawang tao. Yes, totoo. Sa isang room po talaga, isa lang. Kasi ako dito sa room ko, ako lang talaga mag-isa. Isa lamang pong OFW per room. Kung may mga sitwasyon na hindi kaya ng OFW sa isang room dahil sa sakit o kapansanan, kailangang humingi ng approval sa BOQ or Bureau of Quarantine pagdating pa lamang sa airport. Number 13, bawal po ang magpabili, mag-order, magpa-deliver galing sa labas ng hotel. Maaari po kayong bumili or mag-order sa mismong hotel kung mayroon silang available na menu o pagkain na in-offer. Number 14, bawal po ang manigarilyo sa loob ng quarantine hotel facility. Oh, paano yung mga naninigarilyo talaga? So, problema na nila yon. Siguro sa bathroom, pwede. Pero hindi ko alam. Nakalagay kasi dito, bawal po manigarilyo eh. Siyempre, yung mga naninigarilyo, hindi ko naman pwedeng, ano na kasi nila yun eh, nakagawian. Mayroon pong karampatang kabayaran sa sino mang lumabag. Oh. So, time to stop smoking. Sa mga naninigarilyo. Number 15, mayroon pong daily monitoring na isasagawa ang BOQ or OWWA. So, sa ngayon wala pa namang nagpupunta dito na ano, taga BOQ or taga OWWA sa room ko. Kasi kahapon pa ako dumating eh. Number 16, ang OWWA po ay makikipag-ugnayan sa mga local government units para sa inyong pag-uwi sa inyong lugar or tahanan. Number 17, sa mga uuwi po sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Aurora, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac at Pampanga,
Ang OWWA po ay makikipag-ugnayan sa inyong mga LGUs sa pagsundo. Depende sa protocol ng LGU, kayo po ay sasa ilalim sa kanilang proseso at mga protocol. Number 18, ang mga mahuhuling lumabag sa safety protocol o lumabas ng room ay maaaring ma-extend ang quarantine period at ma-subject sa repeat swab testing. So kailangan talaga nating sundin kung gusto nating makalabas ng mas maaga. Number 19, para sa mga OFWs na taga CAR, 4A, 4B, except Palawan, NCR at Region 5, sila po ay hahatid sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, PITX. Mayroon pong OWWA staff from Manila na mag-assist po sa atin doon para sa ating transportation at other concerns. Para sa mga OFWs na uuwi sa Palawan, Visayas at Mindanao, kayo po ay hahatid sa NAIA Terminal 2. Pagkadating sa NAIA Terminal 2, doon na po natin malalaman ang flight details po natin. So, ito po yung gagawin ko pagkalabas ko dito. So, ihahatid kami ng taga OWWA sa NAIA Terminal 2. So, since nasa Subic ako, so, babiyahe pa kami papuntang Maynila. Okay. So, that is 20 rules and guidelines. Wala na sa likod. 20 rules and guidelines habang nasa quarantine. Ito naman, Bureau of Quarantine House Rules. So, babasahin ko to sa next na video. Itong sa Bureau of Quarantine. Okay, bye-bye.